no, na gagamitin natin during sa salt bath is galing mismo doon sa pond or aquarium. Susunod mga kahabi is i-measure mo yung tubig kung ilang liters. So kung meron kayong panukat, no, doon sa bahay niyo, kung ilang liters 'yun gagamitin niyo as salt bath. So sa akin mga kahabi, gumamit ako ng bote ng Coke. Ito ay ginawa kong panukat. So ang laman nito mga kahabi is 5 liters or equivalent to 5,000 ml. Okay? So for the basic mga kahabi, sa mga bago, so sa mga newbie, nagsiset ako ng ilang percentage ng asin ang ilalagay dito mga kahabi, para sa mga newbie nag-i-explore pa kayo. So dito muna tayo sa minimal or minimum na salinity ng tubig kung nagsusalt bath tayo. Okay? So ang ginawa ko lang minimum mga kahabi is 5% salinity. Yung 5% mga kahabi out of 5,000 ml is 250 grams. Okay? So this is a 250 grams mga kahabi na salt, at ito yung imimix mo dito sa tubig. Okay? So imimix mo per 5,000 ml 250 grams na asin ang ilalagay mo. But in reality mga kahabi, sa mga expert na o sa mga madalas na gumagamit ng salt bath, talagang hindi ito mababasa ng salt meter. So yung salinity talaga ng mga expert na sa salt bath is naglalagay sila ng mas matapang na asin, no? Ibig sabihin mas mataas yung salinity na hindi na kaya ibabasahin pa sa salt meter. So ito naman ay para sa mga beginners at sa mga gustong matuto mag salt bath. Okay, so ito yung nilagay ko na standard mga kahabi. So every 5 liters or 5,000 ml, so you have to put 250 grams ng salt. Okay, so top to lagay, ilagay mo dyan at i-mix mo lang mga kahabi, no, until siya ma-dissolve. Okay, so i-dissolve mo talaga mas siya mga kahabi, no, parang okay, so 5 liters is 250 grams na no asin. Okay, pero sa habang tumatagal kayo mga kahabi sa salt bath, pwede nyo i-increase yung salinity ng mga kahabi ng salt. So yun mga kahabi, no, na-prepare na natin, no, na melt or na dissolve na yung karamihan sa salt. So ang gagawin natin ito mga kahabi is kukunin natin yung isda, yung goldfish. Okay, so ito na mga kahabi, nandito na yung goldfish na ginagawa natin demo para sa salt bath, no, itong Ryokin. So ilalagay na natin dito mga kahabi. Kailangan din may lalagyan kayo na walang asin, kasi pagkatapos ng salt bath, no, ibabalik mo doon sa walang salt. Okay, so same water pa rin, kung ano yung nasa sapan niya sa aquarium, yun din ang gagawin mo. So kukunin natin yung isda mga kahabi. Okay. Yan. Paglagay mo. Okay. So medyo siya, kasi mas yan, no, mas salty na yung tubig. Okay, so ang gagawin niyo mga kahabi, masimasin niyo lang mga kahabi ng ganyan. Okay? So wag niyo ngayon ganung siya, no? Sa salt, kasi maalat. So medyo so masimasin nyo lang mga kahabi. Okay, yung mga niya.
So, ilang seconds pa makabi? So, minimum of 30 seconds. Okay? So, huwag masyadong ano kasi masusunog yung skills nila at mawawala yung slime. Okay? So, pag wala nang ano makabi, kita nyo, wala nang mga white spot niya or mga parasites na nakadikit. No? So, pwede nyo nang ilagay, ibalik dun sa ano sa so pagbalik yung makabi medyo no yan magano na siya no mag hindi parang ma-stress no so hayaan niyo lang makabi. Okay, so yung makabi pag pagkatapos yung ilagay o lagyan o iba ibat yung goldfish no sa salt wag ilagay niyo pabalik doon sa kanyang tank. So, huwag kayong magtaka mga kabi na parang ano siya, hindi gumagalaw or naapektuhan yun. Yes, normal yung mga kabi. At babalik yun. No? Babalik yun sa normal. Pagkatapos, kaya nga may limit time na 30 seconds lang minimum. Depende sa salt na nilagay nyo. May minimum sa mga kabi na time para hindi siya ma-over, no? Yung exposed doon sa salt kasi it masusunog yung scale niya, yung hasang niya, yung ano niya kung masusubrahan yung pag ano niya. So kung napapansin niyo makabi dito sa tubig ay merong mga nakadikit sa kanyang slime na mga parang mga small bubbles, no? Parang ano, no, may mga ano siya, no? So indication yung makahabi na para meron talagang dumidikit sa kanilang mga slime na mga bakterya. Kasi magre-react kasi yung bakterya sa salt. Doon lang makahabi, kung beginners pa kayo, itimplahin nyo lang makahabi, no? Kung nakita nyo na 30 seconds para nang ano, parang namumutla na sila, parang wala na silang kuan. May ibalik nyo kaagad sa ano sa or ilagay nyo ulit siya sa tank or tubig no na walang asin or yung ano malinis. Okay, then ibalik nyo sa kanyang pan para naman ano siya no mag-recover. Okay, so yun lang ang may share ko sa inyo mga kahabi. I hope na ito ay no practice niyo no hindi niyo ito makuha in first lang no sa isang ano lang dalawa practice niyo mga kahabi at take your own risk. Okay, take your own risk. Pinakita ko na sa inyo yung procedure yung calculation na sa inyo yan makahabi no kung yung pag-handle niyo sa inyong alaga no sa inyong isda during sa salt bath. Okay, so yun lang ang ma-share ko sa inyo mga kahabi and happy fish keeping sa atin lahat.